At tuloy natin ang ating talakayan. Bago ang lahat, pick up muna tayo about sa basic principle for Grand Lodge regularity and recognition and exclusive territorial jurisdiction, and can trace origin back to the three mother Grand Lodges of the world, namely United Grand Lodge of England, the Grand Lodge of Scotland, and the Grand Lodge of Ireland. This is where all Grand Lodges receive its Masonic authority. Sabi nga nila, Grand Lodge that lack of a regularity of origin is considered clandestine. I love Baro-Baro-Gi! Fly high, butterfly. Ito guys, puntahan natin ang naunang katanungan ni Sir Gerald Manalo. Ang tanong niya is, nag-grant nga ba ang the Supreme Council of the 33rd for Spain and her dependencies, Grand Orient Español and the Gran Logia del Archipielago Filipino? At ito yung Gran Logia Soberana del Archipielago Filipino, dated December 26, 1925, to extend it as a charter that accredits forever its regularity and legitimacy, which shall be recognized by all regular Masons of the world, by all the Grand Orient and the Lodges, and by all regular Supreme Councils that constitute the Universal Confederation of the Supreme Council of the 33rd of the Ancient and Accepted Scottish Rite. Yan ang tanong ni Sir Gerald. Napaka-detalyado ng tanong na to. Ibig sabihin, si Sir Gerald is siguro Mason ito ng ibang Grand Lodges, or nagtatanong or nagsisiguro kung ang Grand Lodge of Soberana is regular o hindi. Kasi may mga lumabas nga naman na ang Grand Orient Espanyol is binigyan or nag-grant sa Soberana para mag-labor as a regular Grand Lodges. At ito ang kasagutan guys. Syempre may pinanggagalingan tayo dyan. Galing yan sa The Cable Tow. At dagdag pa ni Sir Gerald Manalo, at Pinoy Prince Hall on January 6, 1926, a certification of perfect regularity was issued by IBP Jose Lescura, 33rd Grand Chancellor, Secretary General of the Supreme Council of the 33rd for Spain and her dependencies to Grand Logia del Archipelago Filipino. Yan nga po ang napiling katanungan sa araw na ito na bibigyan natin ng linaw at katotohanan sa napakasimpleng paliwanag. At base sa mga pag-aaral, research na isinagawa at ang mga naitalang pangyayari ng Grand Lodge of the Philippines Masonic Publication, at ito ang The Cable Tow, Volume 97, Number 3.14, Tech Edition, titled Philippine Masonic History 101, Clearing the Confusion in the Temple Island, Navigating Your Way Through Asian Craft Masonry, The Scottish Rite Fusion of the Affiliation of 1917, Our National Heroes, Clandestine Jurisdictions, Disinformation and Fake News. At ito ay sinulat ni by Very Worshipful Jenny B. Ellenberger, Past District Grand Lodge ng Lodge 379, Frank Reed Horton Lodge. Ito, puntahan na natin guys ang katanungan ni Sir Gerald Manalo, kasi napakatindi ng tanong niya at yung information na binitawan sa atin, kasi detalyado yon. At noong taong 1925, the Grand Logia del Archipelago Filipino, or ang Soberana daw, was chartered as Soberana Independiente by the Grand Orient of Espanyol. In December 1925, they finally approved the creation of the Filipino Grand Lodge, but a few years too late, this Grand Lodge, however, was still under the direction of the Spanish Supreme Council until the 1940s. Yan, guys, ibig sabihin yung sinulat ni Sir Gerald Manalo kung regular nga ba daw ang Grand Orient, at kung pinayagan ito, yes Sir Gerald, pinayagan po ang Grand Logia del Archipelago Filipino para mag-labor at para maging isang soberana independiente ng Grand Orient of Spain in December 1925. But, nakalagay dito, may but ito guys ha, ibig sabihin yung tanong ni Sir Gerald Manalo kung regular ba to, regular ito nung panahon nun, pero dahil iba na ang sitwasyon ngayon at dahil karoon na ng fusion at nagkaroon na ng bagong Grand Lodges sa loob ng teritoryo ng Spain, ibig sabihin is magbabago na rin ang sistemang ito. At ito guys ang kasagutan sa mga gumugulo sa inyong isipan na bakit naman magbabago ang desisyon, or bakit biglang nagbago ang estado ng Grand Orient of Espanyol. Diba binigyan na nga siya ng kapangyarihan para maging independent soberana Grand Logia ng Grand Orient of Spain noong December 1925. At ito nga guys ang kasagutan dyan. Year 2008, ito lang, current lang to guys ha, the Grand Lodge of Spain, yung bagong Grand Lodge of Spain, sought regular
regularization of remaining soberana lodges. Yan, hinahanap daw ang mga soberana lodges sa Pilipinas noong taong 2008. Nito lang, Brother Ramon Binal, representing the Gran Lodge of Spain or the Grand Orient of Español, visited the Grand Lodge of the Philippines bringing a formal letter from their Grand Lodge seeking to regularize the status of the remaining soberana. Ibig sabihin, yung mga remaining, yung mga natitira, itong mga soberana na to, guys, ah, na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas noong taong 2008. At ito, guys, ituloy natin. Most Worshipful Pacifico B. Aniag referred the request to the Committee of the Foreign Relation for Evaluation dahil nga ang Grand Lodge of Spain is a regular Grand Lodges. Nakipag-coordinate ito sa Grand Lodge of the Philippines para matulungan at para mabigyan ng assist kung nasan ang mga natitirang lodges ng soberana. However, in 2008, there was no longer any soberana lodges existing in the Philippines with only 3 known remaining members. Ibig sabihin, guys, 2008, nagkaroon ng pagbubuklod ng mga lodges ang Grand Lodge of Spain. Ibig sabihin, naiintindihan ng Grand Lodge of Spain na meron tayong lodges sa Pilipinas at ito nga is yung binigyan natin ng kapangyarihan para magtayo dito ang soberana na pinuntahan noong 2008. Bakit ba naman soberana? Bakit kayo nawawala? Bakit bigla na lamang nawala kayo noong 2008? Hinahanap kayo pero walang nakita. Yung mga sinasabi or yung mga naririnig nyo kung ang soberana ba isa binigyan ng kapangyarihan nung panahon nun. Yes, binigyan sila noong 1925, guys, ha? Pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon muli para maipractice ang kapangyarihan niyan dahil nagkaroon na ng panibagong sistema at batas at humahawak sa loob ng Grand Lodge of Spain. Yan yung sinasabi, guys, na ang lineage, charter or dispensation to operate. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga charter or dispensation to operate ng isang lodge is nakabatay pa rin yan kung saan ito nagsimula. Yan, hinahanap nga ng Grand Lodge of Spain ang natitirang soberana lodges nila kung meron man at dahil regular sila, nakipag-coordinate sila sa Grand Lodge of the Philippines. Yan. Dahil syempre, yung channeling isa napakabilis at yung tinatawag na network ng masonry sa lahat ng mainstream sa buong mundo. Napakadami ng mainstream Grand Lodges sa buong mundo, guys. Ito, guys, ituloy natin. Year 2017, Soberana Revive in the US. Ibig sabihin, ang Soberana is nagtayo sa Amerika pa. Ibig sabihin, nag-ano sila? Overseas pa sila dahil for some reason. Siguro ito, tuloy na lang natin, guys. 2017 na to, ha? Soberana Revive in the US. Soberana was secretly revived after new members were initiated by several personalities irregularly via Zamora Lodge of Grand Orient Filipino na nasa Amerika. Guys, napakadaling unawain at intindihin kung ang isang Grand Lodges by irregular or irregular or worse, clandestine. Yan. Yung nga palang mga taga-subaybay natin na galit kapag tinatawag na clandestine. Guys, kung pupuntahan nyo ang positive side ng mga bagay na sinasabi natin ito, ang totoo is wala naman tayong ano sa mga grand lodges na yan. Tayo na nga lang ang pumapansin sa kanila dahil alin nyo bakit, guys. Ang Grand Lodge of the Philippines, hindi nila yan papansinin dahil isang padala lang na papel or email sa buong mundo. Tapos na. Ganun lang kadali. Hindi nila paghihirapan or hindi nila pag-aaksaya ng panahon. Pero guys, naka-alarma ang lahat ng mga yan sa buong mundo. Kaya kahit ilan taon ang mangyari, kahit dumaan pa ang 100 years, ganun pa rin ang magiging sistema ng lahat ng mga Grand Lodges na nasa loob ng teritoryo ng Grand Lodge of the Philippines. Ang channel na to is nagbibigay ng tinatawag na hope na sana magkaroon ng bagay na kaisipan ng mga mason na to or mga tao na to na pumunta para maging isang regular na mason, regular na Grand Lodges. Kasi ang tinitingnan nila, guys, isa kapag minarinig sa kanilang iba, isa parang tinutulugsa sila or ini-hate sila. Mali, guys. Binibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pagbubuklod para sa iisang Grand Logia, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, syempre. Kasi sila ang humahawak ng teritoryo ng bansang Pilipinas. At hindi naman kasi magbabago ang desisyon na yan, guys, sa buong mundo. Maniwala kayo at sa hindi, ang masasayang dyan is yung oras, pagkakataon at yung kagalingan ng bawat individual para gumalaw sa sistemang ginagalawa nila ngayon. Dahil napaibal sila ng bakod, napakadali nun. Pwede naman kasing lumipat at pwede naman kasing baguhin at puntahan ang mga bagay na totoo. Yan. Ito, guys, ituloy natin. Sabi nga, 2017, Soberana Revived in United States. Soberana was secretly revived after new members were initiated by several personalities irregularly via Zamora Lodge of Grand Orient Filipino. Also,
also declared clandestine in 1924. Akalain mo guys, oh, 1924 na ang nakalagay sa kanila pero clandestine pa rin ang tawag kasi hindi magbabago yan eh. Also, an obedience based in Seattle, Washington. They claimed that they had the blessings of Jose D. Damito, 33rd, the last remaining soberano iniciado of Logia Jose Rizal number 19 to revive it. However, under the Asian accepted Scottish Rite Obedience, a Supreme Council of 33rd Masons should have been first established to revive their Grand Lodge or at least 3 33rd Masons to initiate new members. This was not so under this so-called revival. Soberana re-established in the Philippines via Zoom in year 2020. Ibarra Lodge number 43, allegedly led by a prostrated fellow craft mason of the Grand Lodge of the Philippines and several others, was revived in Manila. With members confirmed their degree via Zoom at ayon nga guys sa The Cable Tow, ang Gran Logia del Archipielago Filipino o a Soberana, ang nature nito isa Rito Escostis Antigo Aceptado, founded in 1925. Ang lodges nito isa may dalawang active lodges in the US and two lodges in the Philippines as of 2020. Ang sabi nila isa disgruntled member of the Grand Lodge of the Philippines and an affiliated Mason helped the Grand Orient of Español revive the regional Grand Lodge in 1919 and created new lodges. In 1925, it changed its name into the Grand Logia del Archipielago Filipino after it was given independence and was chartered as Soberana y Independiente by the Grand Orient of Español. This jurisdiction went dark in 2008 after of the same name spuriously emerged in 2020 claiming to be or have lineal descent from the original Soberana. Declared clandestine since 1923. Grand Logia del Archipielago Filipino or ang Soberana na tinanong ng ating mga viewers. At ito nga guys, ituloy natin. Puntahan naman natin guys ang chain of union around the founders of the Spanish Grand Orient 40 years after the legalization of Freemasonry. Year 2019 will be the year to remember the history of sufferings and honorability of Freemasonry in Spain. In the 20th century, it will be 4 decades since Freemasonry achieved its legalization in court in 1979, after one of the longest and most effective persecution suffered by the institution in the world. Spanish Freemasonry wanted to pay homage to our very respectable brother Miguel Morayta, the first Grand Master of the historic Spanish Grand Orient Español. Today, attached to the Grand Lodge of Spain, the intimate and collected act was attended by the Grand Master of Spanish Freemasonry and very respectable brothers Oscar de Alfonso and the Provincial Grand Master of Madrid and the respectable brother Javier Escolada. Abangan nyo lang yung susunod na kabanata nito kasi may mga ano to, may continuation to guys. Abangan nyo yung susunod na kabanata at syempre shoutout muna Kuyang Franklin Xavier, Jean Grey na X-Men, shoutout sa inyo, shoutout sa mga tao na iniwala sa channel na to. Ang Pinoy Prince Hall YouTube channel is isang guide na pwede nyong sundan, pwede nyong puntahan at pwedeng ibaliwala din naman. Walang problema yan.